Hello guys! Today, gagawa tayo ng DIY tassel earrings. So, ang kailangan natin ay yung use earring, kahit ano, basta round. Meron akong ganitong klase, so ito ang aking gagawin. Sinulid, karton, gunting, at karayong na may sinulid. So, ayun, simulan na natin. Una natin gagawin, i-roll natin yung sinulid doon sa karton. Yes. Hanggang, depende sa inyo kung gano'ng kakapal ang gagamitin yung sinulid. Pero kasi, ang ginawa ko, inilagay ko na siya one at a time para hindi na ako mag-roll na mag-roll mamaya. Or minsanan ko na lang siyang gagawin. Yun, medyo mahirap. Pasensya na kasi hindi siya masyadong makita sa camera kasi wala akong alalay, walang stand. So, ayan. Unti-unti ko na siyang niro-roll. Madali lang siya. Kailangan ko lang ng ano eh. Camera. Camera stand para makita niya ng klaro. So, ayan. Gupitin natin yung dulo. Yun, napupit ko na yan. And then, hatiin ko siya sa tatlo. Depende sa inyo kung gano'ng kakapal ang gagawin nyo, pero I prefer na ganito lang siya. Bawat tassel, ganyan lang kakapal ang gusto ko. So, yun. Ngayon, ilalagay na natin siya dun sa earrings. Para, gagawin na natin siyang tassel dun. Ibubuhol lang natin para yung ibubuhol natin yan and then ilalock natin yan, isi-secure natin. Binuhol ko siya sa dulo, bubuputin ko rin siya dun, tapos papantayin ko yung tassel, yung mga sinulid na yan para magmukha siyang maganda. So ayan, paulit-ulit nyo lang gagawin yan. Depende sa inyo kung gano'ng kakapal ang gagawin ninyo at kung ilang beses nyo ilalagay. Sa akin, ang ginawa ko is 6 na ganyan para mas bongga. 6 na ganyan paulit-ulit. And then yun, isi-secure nyo lang siya lagi para hindi siya matanggal. Madali lang to. Hindi nyo na kailangan bumili ng kagamitan sa bahay. Kung may hikaw kayong round, tas may sinulid kayo kung anong kulay ang gusto nyo, kasi I prefer red. I love red. So, kaya ayan ang pinili kong tassel. Ayan. Yun. Paulit-ulit lang yan hanggat sa maging kompleto. So, ayan na yung finished product ko. Hindi pa siya masyadong pantay-pantay. Ngayon, ang gagawin ko, ikakat ko lang yung dulo para mapantay siya. Ayun. Para magandang tignan. Ayun. Ang ginamit ko palang sinulid is cotton type. Pero kung meron kayong silk sinulid o silk thread, mas maganda kasi mas bongga yung dating ng silk. Medyo shiny kasi yun eh. At ano siya, nagba-bounce konti. So, eto, for now, eto na ang finished product. I hope you guys enjoy watching!